bayan o lalawigan. So, nahin na muna natin itong kay Congresswoman Ruth Mariano ng 2nd District of Laguna. So, kaugnay sa pagdiriwang ng Teachers Day itong buwan ng Oktubre, binigyan ng pasasalamat at pagkilala ni Laguna 2nd District Ruth Hernandez. Yeah. Ruth Hernandez, abulol tuloy. Ang mga guro mula sa mga pampublikong paaralan dito sa ikalawang distrito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng raffle kung saan 10 guro ang nanalo ng Lenovo Idea Pads. Ayos yan. At 20 guro naman ang nanalo ng tig kalahating kabang bigas. Ayon kay Congresswoman Hernandez, marapat lamang nabigyan ng pagkilala ang mga guro dahil sila ang naging pundasyon ng mamamayan tungo sa kanilang mga kabuhayan at kinabukasan. Malaki aniya ang nagiging ambag ng mga guro sa paghubog ng lipunan. Bukod sa tumatayong ikalawang magulang ng mga mag-aaral, dinagdag pa ng kongresista na kung hindi dahil sa sakripisyo at dedikasyon ng mga guro, ay hindi magkakaroon ng mga profesional at mga leaders sa ating lipunan. Ang mga guro, aniya, ang nagsisilbing mga gabay ng bawat kabataan upang mapalawak ang kaalaman, karunungan at kakayahan na siyang nagiging sandata ng mga kabataan upang marating ang kani-kanilang mga pangarap. Ayon pa din kay Congresswoman Ruth Hernandez, malaki ang kanyang utang na loob sa mga guro dahil anya hindi niya mararating ang kanyang kinatatayuan ngayong bilang lingkod bayan kung hindi dahil sa paggabay at pagtuturo ng kanyang mga naging guro nung siya ay nag-aaral pa. Idinagdag pa nito na hindi siya naging politiko ngayon. Kung hindi siya naging politiko ngayon, ay tiyak na naglilingkod pa din siya sa mamayan at sa mga kabataan bilang isang guro. Nagpaalala din si Congresswoman Hernandez sa mga guro na ipagpatuloy ang kanilang dakilang layunin at maging matatag sa pagharap sa lahat ng pagsubok na dumarating. Aniya, mas lalong sipagan ang mga guro ang kanilang tungkulin sa paggabay sa mga kabataan lalo ngayong panahon ng pandemya. Binigyan din ito na kailangan imulat ang mga guro sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagtutulungan, pagkakaisa, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Idinagdag pa nito na nasa kamay ng mga guro ang ikauunlad ng isang bata at nasa kanilang mga kamay ang kinabukasan ng bansa. Yeah. So at sa ating mga guro, mga teachers, yeah, isang pagpupugay sa pagkaka-celebrate ng World Teachers Day. At kaya nga, sadyang ang mga guro dapat natin isa sa mga bigyan natin ng pinagkakautangan natin ng loob. Pero katulad nga ng sabi ni Congresswoman Ruth Hernandez, wala tayo dito sa posisyong ito, wala tayo sa kinatatayuan natin sa buhay kung hindi dahil sa ating mga guro. Although dun naman sa mga hindi nga maganda ang kinatatayuan, marahil hindi nakinig sa kanilang mga guro. Ayan. Yun lang yun. Ganun kasimple. Baka hindi nakinig. Laging cutting classes. Kaya nga, huwag na tayong umasa ng magandang katatayuan sa buhay kung sakaling hindi tayo nakikinig sa mga nagtuturo sa atin. Importante yan. May kasabihan nga, to be a good leader is to be a good follower. So bilang kung hangad nyo na maging leader sa inyong lipunan, hindi naman kailangan maging politiko para maging leader. Maging ehemplo sa inyong lipunan. Maging respetable. Maging kaya nga eh, hinahangaan
dahil sa abilidad, binibigyan ng papuri dahil sa kakayahan. Kung nais ninyo maging leader, aba, kailangan marunong kayong sumunod at makinig muna. Hirap kasi yung ano, magli-leader-lideran ay hindi naman marunong makinig. Ano ituturo niya sa kanyang mga subordinates, di ba? So anyway, sa ating mga guro, muli, isang pagpupugay po sa inyong dakilang profesyon. So dumako naman tayo.